Hello everyone, this is Jingo, and today we're going to talk about creatives. Understand that ad copy bears the same weight as creatives. Kung paano nyo binibigyan ng atensyon yung inyong mga copy, ganun din yung inyong mga creatives. May mga creatives po na ang napapansin ay yung pagkakagawa sa kanya, hindi yung subject mismo o yung product or service na kanyang ipinopromote. There are people that when they do creatives, it's over-delivered. What happens is, ang napapansin kung gano'ng kahusay yung mga nung video or film or yung image instead of the product that they are promoting. So, hindi po okay yun. Please do not forget that the only purpose of your creatives is to stop the scroll. Lalo na ngayon na ang social media ay sobrang bilis ng ikot niya. It's a really fast pace. It's like everyone is in a hurry kasi ang dami-dami pa nilang pwedeng makita. That's why they're in a hurry. At yun ang kalaban natin. So, what we need is a creative that can make these audiences to stop scrolling. We are trying to get their attention and we are using creatives. And then, the next will be, pag nagkaroon sila ng interest doon, susunod na nilang gawin ay basahin mo yung ating copy. Those photos and paintings or even films with the best cinematography don't work in advertisements. What work are images that arouses the audience's curiosity. Ang importante, kailangan nakukuha po natin yung attention ng ating audience. Yung sila ay nagkakaroon ng interest. Ang magandang creative ay yung palaging magbibigay ng palaisipan sa nakakakita. Parang tinatawag na story appeal. Yung sa pamamagitan ng iyong image or video, nakakagawa yung audience ng kwento sa kanilang isip. For example, David Ogilvy is a very, very good advertiser. Sikat po siya and I follow him. I-follow nyo din siya. Kinuha po siya ng Puerto Rican tourism kasi parang pabagsak na yung kanilang turismo. At ang mga organizers nito ay nakaisip ng isang event na patugtugin si Pablo Casals. Ang naisip po ni David Ogilvy ay si Elliot Erwitt. Si Erwitt ay isa sa pinakamahusay na photographer na kumuha ng mga sikat na litrato ni Marilyn Monroe. Ang ginawa ni Elliot ay kinunan niya ng litrato yung cello ni Pablo Casals sa isang empty room na ang kasama lamang ay mga emptying upuan. Dahil doon, they immediately jumped on the copy to understand what it was about. Why was the room empty? Where was Casals? So, after reading the copy, because of that curiosity, they bought the ticket. Using Ogilvy's concept, ginaya ko po ito just recently. This ad was very amazing. Napatunayan ko na kapag may curiosity o mystery sa isang ad, interesado ang tao. Pag napukaw mo ang curiosity nila, that ad is powerful. That creative is powerful. So, nakita lang nila, ano ba tong nakikita namin ito? Ano ba to? Mukhang bag o mukhang nut o whatever. So, what they did is read the copy. And the copy that I make is also powerful. And I've shown you the ad copy from the previous video when we were talking about ad copy. Ang ad po na ito ay napakaganda ng performance. Nakita ko po ang impact ng magandang ad copy at magandang creative dahil ang baba ng ad cost nito. It was 13 pesos, but this ad is ranging from 4 pesos to 5 pesos, hindi tumataas doon. So, I think it's a really good ad and I have conversions kahit engagement lang po ang aking objective. Take the trouble to create great creatives kasi talagang may nangyayari. Pilitin niyo pong makagawa ng magandang creative. Mag-research po kayo. Hindi kailangan na mahal ang paggawa ng creatives. Kahit yung mura lamang, marami pong free na apps and also software, katulad ng Canva. Canva lamang ang ginamit ko sa aking mga creatives. Normally, Canva at saka InShot, wala nang iba. Halos iyon lang ang ginagamit ko. And kung minsan, pinagko-combine ko na lang sila kasi pwede naman. And you have all the free resources that you need. Okay, next po is itong people smiling in front of the camera. Yung mga ganitong creatives, they are proven that they are attractive. People engage and talagang tumitingin sila dun sa photo and tinititigan nila yung tao. Probably out of curiosity, I don't know, but it's working. That's
what the data is saying. Next is itong bag. Itong bag po kasi, ang importante lang, it's more lutang than the background, may contrast, and makita yung lahat ng angle ng bag as much as possible, pati yung loob. Para yung mga tao, mabawasan yung mga questions in their minds, and yung mga questions na yon, i-anticipate mo naman sa pamamagitan ng ad copy, doon mo sasagutin. Now, pagdating po sa real estate, kailangan mas maganda kung nakikita din yung community, hindi lang yung mismong bahay. Kailangan nakikita ng tao kung ano paligid nung bibilhin niyang property just in case. And then, pag kinunan mo yung loob ng bahay, kailangan maganda yung angulo, malaki yung sakop, medyo wide ang nakikita. And also, kailangan din well-lit. Kailangan maliwanag para maganda sa paningin. Kasi, if we are browsing pages in the magazine, ang nakaka-attract agad ay yung mga maliliwanag na pictures, yung malinis, yung neat, and pleasant in the eyes. At halimbawa naman po, meron kayong mga gustong ipakitang part ng bahay na parang ginamit na talaga. Well, it is saying that that house is livable. It's not just a picture, it's not just a photo that you took for the purpose of showing it to the people. It is actually a house that there are people inside of it. So, yun po yung mga magaganda rin na creatives. And then sa food, ang food po, karaniwan maganda dyan ay yung mga colorful like yellow, red, and oranges. Yung pong mga kulay na yan kasi, attractive po yan at yan talaga ay ginagamit sa food because it induces appetite. Itong next creative na to, pink yung aking ginawang focal point kasi pink yung branding color ng aking client. And plain lang, gusto ko makita talaga yung word na distributor ako. Kasi, distributor na ako. Kasi, ang hinahanap talaga po ng client dyan is distributors. Sa creative pa lang, kailangan alam na nila kung anong ino-offer mo. Kailangan yung subject, iyon yung prominent. Alam nila kung ano ba itong pinag-uusapan natin, ano ba itong ipinapakita mo sa amin. Mahalaga po iyon. Next is yung mga GIF. Okay? Itong mga GIF na ito, ito yung mga maiikli lang po na moving na mga pictures. And ang meron pa ako isang nakalimutan, yung mga memes, nagre-respond din po ang mga audience dyan because it doesn't look like it's an ad. Hindi po mukhang binibentahan sila. Akala nila post lang. So, most of the times, yung mga tao, talagang kliniklik nila yan. And it has proven to have had results. Kaya po, maganda rin po yan. Ang mga GIF ay yung mga katulad nito. Ito yung ginawa kong last time kasi talagang nag-sold out po itong bags na ito. And then this is the other one. Okay? Wala siyang sound. Ito naman po, 3 seconds each frame. 5 frame siya, so 15 seconds. And yun kasi, yung kailangan pagka gumamit ka rin, nag-edit rin ng ads sa stories and reel na placements. Kaya meron po akong 5 seconds, meron akong 15 seconds. Next po is yung mga video creatives. Yung mga video creatives ko karaniwan, if not UGC, galing po sa Canva o kaya gawa ko lang sa phone ko. Like this one. Next po yung mga animation, katulad naman ito. And dito pa. Alaga mo bang aso at pusa ay bad breath? Sihikan at tamad kumain? May bulate? May ubod sipon? Constipated? Actually, pinagawa yung animation na isa, pinagawa yan ng client ko sa ibang tao. And it worked for 4 months. And then after noon, medyo nag-slow down. Nagpagawa na naman siya ng another animation video at hindi na masyadong effective. Well, may sales pa rin pero mahal na. Yung isa naman ito, ginawa ko din po ito sa Canva at maaari isa sa inyo nakita yung ad na yan because that's the one that I used for this training. Iyon po yung ginamit ko nung nag-advertise ako para sa training na to. Okay, next yung short film. Like sa TV commercials, gumagawa ng short film yung mga tao. And most of the times, ang effective ay yung mga drama. Kung iisipin nyo, paano kaya bibigyan ng drama effect yung mga damit, no? Pero meron.
Anak, may regalo ako sa'yo. Sukat mo. Anak, may regalo ako sa'yo. Sukat mo. Anywhere you go. Anywhere. Andyan. You go. Lagi. Si. Andyan. Lagi. Up. Si. Up. Merry Christmas, anak. Merry Christmas, anak. Okay, so ang tao po, lalo lang mga Filipino, mahilig yan sa soap opera. Kaya yung commercial na yan ng Levi's, patok na patok yan nung time niya. And na-promote nila yung kanilang bagong gimmick na pwede pong i-customize yung kanilang mga jackets or probably pati pantalon doon. So that's one, pero ito magastos to. But if you have a really big company that you are trying to advertise, if you spend a few money para sa inyong advertisement, it pays. Kaya po, I suggest wag niyong titirin yung inyong advertising. I suggest gagastosan niyo talaga siya, you invest to harvest, ganun po talaga. And next naman is yung UGC, yung binabanggit ko kanina. Ang UGC po is user-generated content. Kung minsan nanggagaling sa ating mga clients, sa ating mga customers, kung minsan naman gawa ng ating mga creative artists. Ito po yung isa sa example. And here's another one. Okay, yung mga yan, iyan yung ipinalit ko dun sa animation na kaninang pinagawa ni client. Ito mga, galing po ito sa mga clients niya o customers niya. And ito ang magandang brand na ad sa kanya kasi po nakarelate talaga yung mga customers. And yung iba gusto din nilang mag-send ng pictures ng kanilang mga pets. Yung nakikita talaga ng tao, real time, yung totoong mga gumamit ng produkto. Next is yung unboxing. Maganda po talaga ang effect niyan because what you are promoting here is the feeling that they're gonna get kapag na-receive nila yung items. Another video is yung if you are trying to demonstrate how to use the product, yung mga katulad po nito, halimbawa nagpapahid ng cream. And then ito naman po, this is from a derma clinic, yung mga clients nila habang nagpapaglutad drip. And picture. Tapos alam niyo, minsan ginagamit nila po sa TikTok, pinapadala po sa client ko, and then ginagamit nila sa ads. And sometimes, kahit template po ng TikTok, pwede po, ina-accept siya ni Facebook, so okay lang. Here's another one. Okay, pinapakita dyan kung paano ginagawa yung procedure para doon sa kung ano man yung service na yan. And another is yung tinatawag na the founder creatives. Ito po yung, halimbawa, ikaw yung may-ari ng company, ini-interview ka, and then yung story mo on how you were able to build the company, yan po maganda rin klase ng creative yan. Yung before and after, alam nating bawal yan. Pero may mga workaround. Katulad nito, hindi mo na ilalagay yung word na before and after. Ito na lang creative. And alam na lang tao yon. Next is yung 20% rule. Dati kasi, may rule si Facebook na 20% lamang ng image ang natatakpan ng text. Kapag lumagpas ka doon, tinatanggap naman niya pero pinipenalize niya po yung ads. Binibigyan niya ng mataas na ad cost o kaya naman hindi niya ito masyadong pinapakita. And apparently, sabi ni Facebook, ganun daw talaga, hindi daw po talaga malakas ang maraming text pag nakita ng tao sa platform.
But right now, tinatanggap na ni Facebook kahit gano'ng kadami. Ito pong stock market na to, Philippine stock market, she's my client. And I used this just recently para sa kanyang ad. And it's working really, really well. It's working better than the others, kahit na halos 50% ang text nito. So, it's no longer penalizing images with a lot of text. Katulad nito, nakita ko lang naman to sa Facebook, but for your inspiration, kinuha ko rin siya para maaari niyong kopyahin. You know, no advertiser can tell you that an image is going to work for you. It depends on the niches, and it depends on the testing. Hindi po tayo pwedeng tumigil ng kati-test. Kasi kami, kahit matagal na kaming advertisers, nagtitest pa rin kami. We don't just rely on opinions of the people that we ask. We should be data-driven all the time. Iba po yung opinion natin, iba yung pananaw natin, iba rin po yung audience natin. We do not represent, or one person does not represent the outlook or the opinions of the rest of our audiences. So that's it. Yan po yung mga inspirations tungkol sa creatives. Thank you. This is Jingo and I'll see you next video.